Nahaharap sa limang petisyon sa COMELEC si presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. na tumatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Tatlo ang humihiling na kanselahin ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy, kabilang ang nakabinbin ngayon sa Second Division, ang petisyon ng ilang grupo sa pangunguna ng Task Force Detainees of the Philippines. Pinapadeklara namang nuisance candidate si Marcos na isang nagangalang Danilo Lihay-Lihay. At kahapon, disqualification petition ang inihain ng martial law survivors kabilang sina dating Bayan Muna Congressman Saturo Ocampo at dating Gabriela Congresswoman Liza Maza. Gaya ng petitions for COC cancellation, nakaangkla ang disqualification petition sa tax case conviction ni Marcos noong dekada 90. At ahasang inihiling na harangin, hindi payagang kumandidato at pagpatuloy ni Bongbong Marcos yung kanilang panaginip na makabalik muli sa kapangyarihan at ulitin pagpatuloy ginawa ng kanyang nakaraan. Yung nagna-number one sa ilang survey na ang lumalabas, ayaw nilang labanan sa fair and square fight at ginagawa na lamang na nagfa-file ng kung ano-anong political propaganda. Hindi naman talaga kaso ito. Ang tawag nga namin dito ay nuisance petition o mga basurang petition na ibinubuhos sa Commission on Election. Napaso nitong November 16 ang limang araw na binigay ng COMELEC para sagutin ni Marcos ang unang COC cancellation petition. Ayon kay Attorney Rodriguez, inaprubahan ng Second Division ang hiling nilang dagdag na panahon. Magsusumitean niya si Marcos ng sagot sa loob ng 5 araw. Inaasahang igigit ni Marcos sa tugon na hindi bahagi ng desisyon ng Quezon City RTC at kinalaunay Court of Appeals ang argumento ng petitioners na automatic dapat ang perpetual o walang hanggan niyang disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno batay sa tax code. That is a very, very dangerous proposition that you will enlarge that is positive portion of any decision and put it into a cloud of doubt that it could be that the court will render the decision or a decision, pinalalaki natin yung saklaw. Kung ano yung naisusulat, yun lamang ang linalaman ng naging decision. Halos magkasabay ang naging kumpirmasyon ni na Director Jimenez at abogado ng petitioners na si Attorney Theodore Te. Aprobado nga ang motion ni Marcos at may dagdag siyang 5 araw sa pagsusumite ng sagot. Formal na tinutula ng petitioners ang motion ni Marcos at hiniling sa COMELEC na huwag na siyang payagang magsumite ng anumang ebidensya at memorandum dahil sa kabiguang sundin ng deadline. Igigiit nila itong muli sa komisyon. Kinuha naman ni Marcos ang batikang abogado at dating Solicitor General Estelito Mendoza na kilala sa bansag na the lawyer of last resort dahil sa naipapanalong mahihirap na kaso. Si Mendoza ay abogado rin sa sequestration cases ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Imelda Marcos at mga kaalyado nila. Dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong pandarambong kaugnay ng PCSO funds. Dating Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Bong Revilla kaugnay sa pork barrel scam. At ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang impeachment trial. Maraming iba pang COC cancellation, disqualification at nuisance candidates petition ang nakabinbin sa COMELEC, kabilang ang COC cancellation petition ng isang Julieta Pearson laban sa broadcaster na kakandidato sa pagkasenador Rafi Tulfo. Nais resolbahin ng COMELEC ang mga kasong ito ngayong Disyembre bago ang simula ng pag-iimprenta ng balota sa January 15. Ina Reformina, ABS-CBN News.